Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Perlas ng Silangan. Gayun din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito, na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Yu Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 328 para po sa ating Sunday Divine Worship Service, araw ng Linggo, January 17, 2021. Sa ikalawang linggo pagkatapos ng linggo ng Epiphany, na sa kulay tayo ngayon na green. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang Ride On na ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed invoke your presence into our midst. May you be with us as we praise and worship your holy name. May your name be glorified, and may you be with us with your guidance, your inspiration, and of course, the overflowing grace of your wisdom and knowledge to share upon us. And of course, we pray for every one of us. Prepare our hearts, our minds, and we ask Thee, O Heavenly Father, for a good and sound internet. This is our manifold prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Lahat ay magsabi ng Amen. At amen sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Yes, tayo dumako sa ating banal na pagpupuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo sa pagkakataon na ito. At nawa mahayag ang presence ng Panginoon sa ating mga buhay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri at sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kabuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri at sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri at sinasamba kita,
dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating malubos na pagpupuri at pagsamba sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pong sagutan na pagbasa ay masumpungan po natin doon sa awit kabanatang 139 sa mga talatang 1-6, 13-18. At ang ating magiging kasagutan, salamat o Diyos sa iyong kaalaman at paglingap. Salamat o Diyos sa iyong kaalaman at paglingap. Yan ang magiging katugunan natin. Ako'y iyong sinayasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang kasagutan natin, salamat o Diyos sa iyong kaalaman at paglingap. At ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindilingin. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita. Gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ang kasagutan natin, salamat sa iyo o Diyos sa iyong kaalaman at paglingap. Ang lahat ng gawain ko'y pawang nalalaman. Di pa ako umiimik yung aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon ay lahat ay di malilihim. Ikaw ang laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa aking nag-iingat. Ang kasagutan natin, salamat o Diyos sa iyong kaalaman at paglingap. Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Ang ating kasagutan, salamat sa iyo o Diyos sa iyong kaalaman at paglingap. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan ng lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga. Tunay sa loob ng aking puso lahat ito'y nakikintal. Ang ating kasagutan, salamat sa iyo o Diyos sa iyong kaalaman at paglingat. Ang buto ko sa katawang noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Ako iyong nakikita na hindi pa man sumisilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ang ating kasagutan, salamat o Diyos sa iyong kaalaman at paglingat. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip, ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin ay sindami ng buhangin.
Sasa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Ang ating kasagutan, salamat o Diyos sa iyong kaalaman at paglingap. Tayo po ay lumapit sa banal na presensya ng ating Panginoon upang kung meron man tayong mga nagawang mga pagkukulang laban sa Kanya at gayon din sa ating kapwa. Napapanahon upang tayo ay manalangin ng pagkilala sa lahat ng mga ito na kaakibat ng ating paghingi ng kapatawaran at ng Kanyang paglilinis. Manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Jesucristo, ito ang aming panalangin pagsisisi. Amen at Amen. Diyos, dinggin ang daing iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Amen. Amen sa ating Panginoon. Tayo ho ay dumako sa pagtalakay ng mga salita na kung saan ay kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo. Bagaman ito ay bahagi ng leksyonaryo, ang leksyonaryo natin ngayon ay 1 Samuel chapter 3. Verses 1 to 10, Psalms 139, verses 1 to 6, and 13 to 18. 1 Corinthians 6, 12 to 20, and the Gospel of John, chapter 1, 43 to 51. Pero yung Gospel na yan ay natalakay na natin sa panahon na siniris po natin ang the Gospel of John. Kaya minarapat ng abang lingkod ng Diyos sa kapahintulutan din ng Diyos Ama kay Kristo Jesus at gayon din ng Banal na Espiritu ng ating magiging salalayan ng ating pagtalakay sa umagang ito ay meron pong kinalaman nga sa sulat ni Apostol Pablo, unang sulat niya doon sa Korinto, Kabanatang 6, talatang 12 hanggang 20. At tingnan natin kung ano ang nais na iparating sa atin ng pinaka-passage na yan na meron pong kinalaman na kung saan ang katawan mo, ang katawan ko, at ang katawan natin lahat ay templo ng Diyos. Templo ng Diyos. Naniniwala tayo na isa sa mga napakahalagang kaloob ng Diyos sa atin na itinuturing natin na blessing niya ay yung tayo ho ay nagkaroon ng buhay. Itong katawan na ito na binigyan ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang nilikha na sangkatauhan mula kay Adan at Eva. Ni hindi natin hiningi iyan sa ating Panginoon. Kusang kanyang
ginawa. Ipinagkatiwala, ipinahiram sa ating lahat. At yan ang kanyang pinaka-masterpiece ng kasaysayan ng creation ng ating Panginoong Diyos. Tayo na mga nilalang, nilikha na mga tao simula sa pasimula. At ngayon ay kung ilang mga milyones sa bawat bansa ang nilalaman na mga tao, sa Pilipinas lang ay mayigit ng 110 million. Sa napakaraming populasyon yan, ay higit pa doon pa sa mga malalaking mga estado, mga continent, mga bansa. Kaya diyan natin maituturing na talagang ang Diyos ay pinakamarunong, pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamarunong sa lahat. At yan ay atin pong kinikilala. Ngayon dito sa particular na mga verses na ito patungkol sa ating tatalakayin, basahin ko muna yung talatang 12 hanggang 14. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano kung sa bagay nga. Ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay para sa ay hindi para sa pakikiapid kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, pansinin natin yung sinabi ni Paul dyan na kung saan ay ang katawan natin na ine-enjoy natin sa buhay na ito ay nararapat nga naman na yaan ay para sa Panginoon. Yes, para sa Panginoon. At gayon din na ang Panginoon natin ay para sa ating katawan. At napaka-importante iyan. Alam natin ang context ng church at maging ang Corinth nung panahon na yon. Ay napakaraming problema nga. At isa sa mga naging estado niya noon ay yung pagkakahati-hati at gayon din yung mga nangyayaring mga immoralities nung kapanahonan na yon. Basahin ninyo ang i-research ninyo ang pinaka-background nitong 1 Corinthians and 2 Corinthians na isinulat ni Apostol Pablo. Ngayon, lalo na yung sinasabi nga doon sa verse 12 patungkol sa kalayaan, malayo akong gumawa na kahit ano. All things are lawful unto me. Sa King James Version. Alam ninyo, mapalad tayo sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng kalayaan. And we need to appreciate that with gratitude and thanksgiving to the Lord, especially to our God alone who created the heavens and the earth.
and the creator of humanity, katulad ng ating mga buhay. Katulad na lamang po sa Pilipinas na kung saan kahit saan ay langing sinasabi yung salitang demokrasya. Demokrasya dito, demokrasya doon, demokrasya. Yan. At talaga naman sa ating bansa ay punong-puno ng demokrasya. Opo. Pero nandun pa rin ang talagang estado ng buhay ng tao na kung saan ay yun hong democracy minsan ay nagiging democracy. Ano po? Kung minsan yung democracy, yung kalayaan ay talaga naman na hindi nasusunod. Ano po? Nasosobrahan. At gayon din na kung saan ay napagsasamantalahan. Yes, sa sobrang kalayaan ay lahat na ay nagagawa na niya. Siya nang masusunod, siya nang hari, at gawin niya kung ano ang kanyang nais na gawin. Kaya nga may mga salita nga, mind your own business. Huwag mo akong pakailaman. Buhay mo pakailaman. Gawin ko kung ano ang gusto kong gawin, kung ano ang nais ko, yan ang aking gawin. Di ho ba? Kaya may mga tao na ang estado, estilo ng buhay ay yung konteksto na kung saan ay ang iyo-iyo, ang akin-akin, pero kung tatanga-tanga ka, ang iyo ay akin pa rin. Kaya hindi matigil-tigil ang katiwalaan, katiwalian sa gobyerno. Mayayaman na, nagnanakaw pa. Pasensya na kayo ng mga tiwali, pero magbago na kayo. Kung nagagawa nyo ng palihim o hayagan, kitang-kita kayo ng Diyos at meron kayong kapupuntahan. Pagdating ng panahon, enjoy niyo lahat yan. Lahat tayo may kalayaan. Pwede nating gawin ang lahat ng gusto nating gawin. Pero lahat tayo, anuman ang estado ng ating buhay, mayaman ka man, pinakamayaman ka man, pinakamakapangyarihan ka man, ikaw man ang mahirap, ikaw man ay nasa katamtaman man. Pero pagdating ng panahon, yes, pantay-pantay tayo, lahat tayo ay mamamatay. At lahat ng yan ay hindi madadala doon sa kabaong at maging doon sa nityo. Kaya nga yung sinasabi ni Paul dito ay maliwanag na ito po ay isang statement. Malinaw na malinaw yan na kung saan ay kinot ni Apostol Pablo sa paninindigan ng kanyang mga diumanong mga opponents noong panahon na yun. Ang mga nagiging kalaban niya. Theologically and other areas of concerns ng kanilang isipan at paninindigan ay tunay nga naman na meron silang karapatan. Malaya sila na gawin ang lahat ng gusto nilang gawin kahit na makatapak sa iba. Yes. Kahit na makasakit sa iba. Kahit na makalamang sa iba. Di ho ba? Pero sinasabi dito nga mismo ni Apostol Pablo na kung saan naroroon ang kalayaan, pero hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa kanila at maging sa atin. Halimbawa, pera, mabuti yan. Ano po? Material na bagay, mabuti yan. Mag-enjoy tayo sa buhay na ito, mabuti iyan.
Pero kung yung mabuti na yan na ine-enjoy natin, na kung saan ay dadalhin tayo doon sa masamang konteksto ng buhay, na siyang maglalagay sa atin sa panganib o kaya doon sa konteksto ng kasikipan ng pananaw ng paradigm natin, na kung saan ang mga bagay-bagay na yan ay siyang umaalipin sa atin, ay hindi nga naman makabubut. Kaya nga ho, we have to be wise. We have to be critical but constructive at the same time on how we deal all of this in the context of the availability of freedom that we are enjoying. Kaya nga ho, ginagamit niyan ang utak. Lahat naman tayo may utak eh. Ginagamit dyan natin yung ating mga different senses na kaloob ng Panginoon. At gayon din ang ating paninindigan on the Christian principles that we have to stand on. Like for instance, the standpoint theologically of the founder of Methodism, John Wesley, na kung saan ay napakahalaga sa kanya yung quadrilateral, na siyang salalayan ng lahat ng bagay na tinutungtungan. Ay napakahalaga yung Holy Scripture. At gayon din yung Christian experience, yung ating Christian na tradition. At gayon din yung ating reasoning. Yes, right reasoning. If we have that right reasoning, we have also that right living. And right principle na ating pong tinutungtungan. Eh, napaka-importante ho yan. We have to be critical but constructive. We analyze, we assess, we evaluate. Kung ano yung mga may dudulot ng bawat gagawin sa konteksto ng kalayaang kaloob ng Panginoon. Alin ba ang mas maraming may dudulot nito na maganda kaysa doon sa maidudulot na ikasasama sa atin? And of course, sinasamahan natin ang prayer sa Panginoon, asking the Lord to guide us, to help us in our decision making, and help us in our proposition, in our resolves, and so on and so forth, nang hindi tayo malagay sa alanganin. Kaya anumang sobra sa buhay natin ay hindi po makabubuti. At anumang kulang na kulang din sa buhay natin ay hindi rin makabubuti sa atin. Lalo na sa konteksto ng spirituality. Kapag ikaw ay kulang na kulang sa spiritual na buhay, na sa kalagayan tayo ng spiritual malnourishment, yes, hungkag tayo. Kaya hindi makapag-isip tayo ng malalim, ng maayos, ng tama. Kaya marami yung pagkakataon na kung saan nagiging tungtungan at pamantayan ng mga tao na sinasabi nga na bahala na kung anong mangyayari. Jehovah. Iba naman nagsasabi na lagi naman na nasa huli ang pagsisisi. Mga iba naman ay bata pa naman ako, i-enjoy ko muna ang buhay na ito. Saka na lang pag ako ay senior citizen na magbago at maging malapit sa Panginoon.
Kaya nga naman, nagpapakalunod siya sa anak. Nagpapakalunod siya sa kadiliman. Nagpapakalunod siya sa mga bagay-bagay na walang katuturan, hindi makabubot. At pagdating sa huli, sisisihin pa niya ang Diyos. Pagdating sa huli, ay hinahanap ba, tinatanong, meron bang Diyos? Bakit nagkaganito ako? At hindi niya tinatanong ang kanyang sarili, bakit nga ba ako naging ganito? Ano bang aking kasalanan? Ano pang aking nagawang kamalian? Saan ba ako pumalpak? Saan ba ako nasiraan ng ulo? Saan ba ako nasiraan ng bait? Yes, rather than na nagkakaroon ng self-examination, nandun siya sa konteksto na kung saan ay ine-examine niya ang Diyos. Parang wala ang Diyos, parang kinalimutan ako ng Diyos. Nasaan ka ngayong Diyos? Kung ikaw ay Diyos at merong Diyos, bakit ako nagkaganito? Yes, rather than natanong-tanongin niya ang kanyang sarili. Maganda po ang kalayaan na binibigay ng Panginoon. Pero hindi lahat ng mga bagay na kung saan ang ating nagiging sangkalan ay malaya kung gumawa ng ano, ay makapagdudulot ng mabuti sa atin. Kundi merong mga bagay-bagay na kung saan ay sumisira din sa katawan natin, sumisira din sa ating mga isipan, sa ating mga damdamin, sa ating maayos sana natunguhin ng ating buhay. Kaya, importante itong tinatalakay natin. Halimbawa, sinasabi diyan sa karugtong ng ating pinaka-passage, verses 15 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Isang katanungan yan. Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Pangalawang tanong. Sinagot din ni Paul, hindi. Yan naman ang kasagutan niya. Hindi ba ninyo alam na ang mga nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Tatlong tanong, sapagkat sinasabi sa kasulatan silang dalaway magiging isa. Ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. And that would be the standpoint of these three verses. Ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Kaya nga, underline those words, the members of the body, mga bahagi ng katawan. Tayo na mga bahagi ng katawan. Ni Jesus Kristo, because we are indeed a part of the total universal body of Jesus Christ, the church, His kingdom. And Jesus Christ is our overall head of that universality of His body. And being part of that universality of His existence in the context of His body as a church, mga kapatid sa Diyos, sinasabi nga ni Paul, ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. At kung dadagdagan pa natin yan, ay kaisa natin maging sa Diyos Ama at maging sa pangkalahatang Diyos na ito na nahit sa pamamagitan ng tatlong persona.
Ngayon, maaaring sabihin natin na ba't ganoon naman si Apostol Pablo? Yes. Meron ba siyang discrimination on the part of a man and a woman? Bakit hindi kasama yung konteksto naman na kung saan ay ang kababaihan naman doon sa kalalakihan? Yan, nung palalawakin natin ay vis-a-vis. Yes, the members of Christ na sinasabi nga sa verse 15, hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Yan ang matinding katanungan ni Apostol Pablo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? The Apostle Paul, my dear friends in the Lord, ay ipinaparating niya ang babala. Warning. Laban doon sa tinatawag na laxity of morality. Yan nagiging lax. Maluwag. Sapagkat yan ang problema ng kapanahunan na yan. Diyan sa konteksto ng kanyang panulat. Na kung saan na ipinaparating na Apostol Pablo na ipinapakita niya na itong konteksto ng moral laxity ng kapanahunan na yon, and even in this time, my dear friends in the Lord, ipinaparating niya kung ano yung magiging terrible na konsekwensya nito, yung tinatawag nga na sexual immorality sa konteksto at buhay ng mga Christians, na mga mananampalataya. Kaya nga sinasabi niya na yung joining such a particular body to an immoral other person ay nagkokos di umano upang sa gayon ay lumagay doon sa konteksto na kung saan ay unti-unti ka o unti-unti tayo na kung saan ay mailalayo sa puder o konteksto ng pagiging bahagi sa iisang katawan ni Hesukristo. Kaya nga doon sa verse 16, hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-unayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sabagat sinasabi sa kalupsulatan, silang dalaway magiging isa. At verse 17, ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. You see and we see kung ano yung ipinaparating nito. Kung sa mag-asawa nga ay pinag-isa sila ng Panginoon, lahat, 100%. At kapag ang isa kumalas at nakipag-isa sa diumano, ayon din ay pakikipag-isa din na kung saan ay merong terrible consequences nga. Nagiging gera sa tahanan. Nagiging gera sa magkabilang panig. At nandun na kung saan ay nagiging masalimuot na sitwasyon. Anong sinasabi doon sa Genesis chapter 2 verse 24? Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Yes, sapagkat sila'y nagiging isa, at sapagkat sila'y nagiging isa, meron hong nakapaloob na covenant.
na mamagitan sa bawat isa na inasahan, iyong patunay na katapatan ng bawat isa at pagpapasakop sa bawat isa. And same is true with our intimate, personal, and communal relationship with Jesus Christ, He being the body, the overall body. Nakatulad din ng konteksto ng pumasok sa bagong estado ng isang buhay bilang mag-asawa sapagkat tayo rin ay napakasal sa ating Panginoon sa panahon na kung saan ay tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Naging kaisa natin siya at siya naging kaisa din tayo at bahagi tayo sa kanya at bahagi rin siya sa atin, and so intimate relationship na meron din namamagitan na sinumpaanan na pangako. Kaya nga sa mag-asawa, sinasabing till death do us part. Till death do us part. As long as part doesn't death. Sa magkasakit man, sa malusog man, sa maghirap ka man o hindi. Sabi naman ng isa, doon lang ako sa konteksto ng pagyaman, doon sa paghirap, ikaw na lang yan. And makikita natin na yung symbiotic relationship and covenant, anumang konteksto, kalagayan ng buhay, it should always be in the context and spirit ng pagiging isa sa isa't isa. No matter what happened, kung ano man ang sitwasyon, nandun pa rin na mananatili. Na walang iwanan, walang lamangan, kundi sama-sama na kung saan lumalakbay, gumaganap, nagtutulungan, nagkakaisan, nagmamahalan, nagmamalasakitan. Kaya nga ho, mga kapatid sa Diyos, alam niyo po, to intentionally desecrate what the cross on Calvary has made holy. Yes, and of course, and to sever or to put or keep apart or to become separated mismo sa kaharian ng Diyos at mismo sa katawan na yan at mismo kay Jesus Christ. Yan ho ay hindi makapagdudulot ng mabuti kundi ikapapahamak. And because life is indeed a life from the Lord, a gift from the Lord. He created us. Pinahiram niya, pinagkaloob niya ang buhay na ito, ang katawan natin. Kaya na kailangan na ito ay ating pong pangingatan. Panatilihin ang kadalisayan dito na kaloob ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos. Ngayon, pumanaot tayo doon sa ating pinakateksto. Talatang 9 hanggang 10. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10 kung anong sinasabi doon. Pumalaot tayo doon sa mas paunang mga bersikulo. Nang sinasabi doon, Apostle Pablo, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Napakahalagang tanong.
Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Pagkatapos, nandito na yung mga masasakit na mga salita. Yes. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae sa panahon ng ni Paul dyan sa Corinth. Nangyayari na ho yan, yung pagkikaapid kapwa lalaki sa lalaki, babae at sa babae, parang ito ay problema din sa panahon na ito. At meron din di umano na mga ilang mga churches na kung saan ay tumatalima din sa ito. Kapwa lalaki sa babae, babae sa babae, at hindi tayo nanghuhusga. Hindi po ako nagsasabi nito, kundi ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pero ang disenyo nga ng pag-iisang dibdib ay talagang lalaki sa babae. Nothing more, nothing less, period. Ganun ho. Kaya hindi natin sinasang-ayunan kahit magalit ang mga iba na itong kanilang paninindigan. Wala akong pakialam doon. Sapagkat tayo ay hindi po tayo panig doon sa tinatawag di umano na same-sex marriage. Yun pong aking paninindigan kahit magalit ang bungsang libutan. O sino pa man, anumang gamitin na theology at anumang gamitin na setas, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o mapagmandaraya ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pinalawig pa na Apostol Pablo ang kanyang nais na tukuyin, na kung saan ay pinapakita nga na napakahalaga ang katawan ng buhay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At marami din mga bagay-bagay na kung saan ay maaring mawasak, masira ang katawan na ito kung hindi isaalang-alang ang mga bagay-bagay na makabubuti mula sa Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, yun sinasabi doon sa verse 18, karugtong ng ating tinatalakay na pinaka-passage, huwag kayong makikiapid. Sa mga ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo. Kaya nga ho, napakarami ho na mga influences, lalo na sa panahon na ito. In the media, yes, sa mga libro, magazine, yes, lahat ng mga available na kung saan ay nakaka-impluensya sa panahon na ito. Nakikita, napapanood, nababalitaan, at kung ano-ano pa. Kaya nga, maigting na sinasabi ni Paul, huwag kayong makikiapin sa alinpang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, katulad ng binanggit niya kanina, na kung saan ay merong mga gagawin ng tao na gamit ang katawan, ang utak, ang isip at bawat sangkap ng kanyang katawan na nakapipinsala sa iba. Di ho ba? Katulad ng pagpatay,
makapipinsala sa iba. Katulad ng paninirang puri, makapipinsala ka sa iba. Nang pandaraya, makapipinsala ka sa iba. Yes, pero dito, sinasabi niya exclusively, yaon daw pakikiabid ay sariling katawan na mismo ang pinipinsala. Kaya nga yung hamon dyan, Apostol Pablo, let us therefore flee from fornication, o kaya huwag tayong makiapid o makikiapid sa iba. Kaya nga ho, yung sinasabi dito na sexual immorality, mga kapatid, sa Diyos, yan ho ay talagang contrary to the will of God. Not agreeable to the will of God, and is it strongly opposed this kind of gawain. At hindi nais ng Panginoong Diyos. Dahil sinisira at pinipinsala ang katawan ng iba at pati na ang katawan natin. Di ba yun ang nais ng tinutukoy doon sa verses 15 to 20? Kaya nga ho dyan ay maigting nga na binibigyan Apostol Pablo ang kanyang admonition na kung saan let us therefore flee from sexual immorality. Huwag na huwag tayong makikipid. At yan ang ipinaparating sa lahat ng mga mananampalataya. Mga Christians belonging to the body of Jesus Christ. Kung kaya't ang sinasabi ng karugtong ng mga bersikulo na yan, verses 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Pansin ninyo, napakaraming katanungan si Paul dito. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Magkatapos sinabi sa verse 20, binili kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Diyan ho yung pinaka esensya at substansya ng ating tinatalakay, mga ka-ride-on sa Panginoon. Yes, ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Ang katawan mo, ang aking katawan at katawan natin lahat bilang mga mananampalataya kay Jesucristo, iyan ho ang tinatawag na personal dwelling place of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mapalad tayo. We should be thankful, cried on sa Panginoon, that indeed, our bodies is therefore the temple of the Holy Spirit. The personal dwelling place of that Holy Spirit. Ibig sabihin nun, yan ho ang indikasyon. Yan ho ang simbolismo at yan ang marka na kung saan ay we belong to Jesus Christ our God and we belong to that universality of His existence as the overall church, the body of Jesus Christ.
Anong sinasabi doon na Apostol Pablo sa Romans Kabanatang 8, verse 11? Maliwanag na sinasabi ni Paul dyan, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawan. Mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang Espiritu na kung saan ay siya rin bumuhay kay Jesus Christ sa panahon na siya ay pansamantalang namatay. At yan din ang siyang bubuhay sa atin. Na kahit dumadal yung panahon na tayo po yung mamamatay physical, pero nanatili tayo as the personal dwelling place of the Holy Spirit. Iyan din ang siyang bubuhay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nakaluklok sa ating mga katawan, nananahan sa atin. Kaya nga, magka-ride on sa Panginoon. Because He continuously dwelling in us, within us, for us, in Jesus Christ. Ikaw at ako at tayo na bahagi niya at sa kanyang katawan. Kung kaya't ang katawan na ito ay sinisikap natin na kung saan ay hindi po sana nawa madungisan ng anumang kasalanan, ng anumang gawa ng Satanas, ng anumang impurities. Kahit man yan ay matatawag natin na immoral thoughts, immoral desires, immoral deeds, immoral kung ano-ano ang mga nababasa sa films, books, magazines, at sa iba pang mga apps na maaaring ini-enjoy ng tao at siya'y unti-unting nabibighani hanggang sa siya'y maging sunod-sunuran at maging sa dumating yung panahon na siya'y naging alipin ng mga ito at nagiging kapalit na ng Diyos. Sa halip, my dear friends in the Lord Jesus Christ, we must indeed continuously live with Jesus Christ. Right living, right thinking, right thoughts, right lifestyle, right diskarte ng ating mga buhay. In such a way that you and me and all of us belonging to the body of Christ, lahat ng ating mga ginagawa ay nakapagbibigay po ng kaluwalhatian at gayon din ng kalugulan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating kabuuang katawan at buhay na pinagkatiwala niya sa atin. Na yan ay patuloy po natin isaalang-alang. Hindi ba ninyo alam na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos ang inyong katawan na hindi talagang inyo kundi sa Diyos? Binili na kayo sa malaking halaga.
Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Naranasan natin ang pagkilos ng Diyos, ang pagmamahal, kabutihan ng Diyos, ang kanyang atonement, ang kanyang redemption, the assurance of salvation. Kaya nararapat lamang pahalagahan natin, ingatan natin ang ating mga katawan para maparangalan ng ating Panginoon. At gayon din na ito ay naipaglilingkod sa Kanya. At gayon din nakapagmiministeryo sa ating kapwa. Dahil hindi natin pag-aari ang katawan natin, huwag natin sirain ang ating katawan. Sapagkat kung sinisira ang katawan, para din sinisiraan o sinisira ang Diyos na ito. May the Holy Spirit be with us all always. And Jesus Christ will remain as the Lord and Savior of our bodies, of our whole life. At gayon din sa lahat tayo na kabilang sa isang katawan niya. Ano mang denominasyon meron tayo, mahalaga tayo ay nasa Kanyang pangkalahatang iglesia, the Christian Church. Hindi ho ang relihiyon ang iglesia makapagliligtas sa atin. Tanging siya lamang at wala nang iba. Siya lamang. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. At amen sa ating Panginoon. Ngayon ay atin pong likumin ng ating mga kaloob. At ang mga kaloob na iyan, mga kapatid, sa Diyos, ay atin pong italaga sa Panginoon. At iyan ay ibigay natin sa church na kung saan ay tayo po ay kaanib. Ano po? Nang matulungan ng mga iba't-ibang mga ministries and mission of the church. And of course, gayon din sa mga added expenses at gayon din sa mga financial support ng ating mga workers o kung meron mga staff, mga missionaries tayo, makakatulong po yan. Tayo ay patuloy na maging grateful, thankful at mapagkaloob. At patuloy po natin na suportahan ang church na kung saan kabilang tayo, magkaloob tayo at maniwala tayo ng tao na kung saan ay mapagkaloob, mas lalong pinagpapala ng ating Panginoon. Yes, magkaloob tayo sa banal na presence ng ating Panginoon. Ngayon, kung inyo pong nalikom ang mga kaloob na yan, itaas ninyo ang mga nalikom na yan. At manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, narito ang aming mga kaloob. Ipinagpapasalamat po namin, iniaalay namin sa inyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyo. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang iglesia na kung saan ay kabilang kami. Patuloy na gabayan, inspire at palakasin, palaguin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga Christian churches sa mundong ito, anumang denominasyon. Patuloy mo, Panginoon, na i-encourage. Patuloy mo, Panginoong Diyos, na kung saan ay padaluyin ang iyong karunungan at kaalaman at kaparaanan, Panginoon, nang masustain, Panginoong Diyos, ang bawat pangangailangan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat po ng mga church workers
At gayon din Panginoon ang mga leader laiko, mga kaanib, mga pamilya, Panginoon, na sumusuporta na nagkikibahagi sa Iglesia, Panginoong Diyos. May you continue to bless them all, to empower them, and even to provide their daily need, Panginoon. Mahayag ka lagi, O Diyos, ang iyong kalooban sa bawat Iglesia, Panginoon, na inyo pong itinatag, at gayon din sa bawat pinagkatiwalaan mo na mga lingkod mo at mga kabahagi nito, Panginoon. The mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming kaloob. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay dumako sa ating pastoral prayer. At awitin po natin ang Have Thine Own Way, Lord. Kalooban mo ang siyang sundin. Yes. Upang sa ganun ay tunay nga naman na makapanahanan ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. At habang inaawit natin ito ay panahon na tayo po ay magtitika-tika. Ano man ang manais natin na dalhin sa banal na piling ng Panginoon, meron ba tayo dapat na ipagpasalamat sa Kanya? Meron ba tayo mga nararanasan na mga problema, kabigatan sa buhay, maging sa pamilya? Dalhin natin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Nais ba natin na italaga muli ang ating mga buhay sa Kanya? Gawin po natin yan. Meron ba sa ating mga buhay na dapat na maalis, matanggal sa atin, na nagiging balakid sa ating relasyon sa Kanya at maging sa ating supposedly na matagumpay na buhay natin sa Kanya? Yes, habang inaawit natin ito, magipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na hugisin ayon sa ibig mo ay gawin, handa ako baguhin. Kalooban mo naway gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, paputiin, nakatungong ika'y hintayin. Kalooban mo siya kong sundin, ako'y tulungan sa dalangin. Kapangyarihan ay iyo rin, hipuin mo at pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban. Ako'y sakupin ng lubusan hanggang si Kristo ay mamasdan. Tanging sa akin tumaan
tayo po ay dumako sa ating panalangin. Sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na Ikaw ay napakabuti sa amin. Maraming maraming salamat po sa hamon ng buhay na inyo pong ipinamalas sa bawat isa. Salamat po, Diyos, sa bawat katitikan ng mensahe, Panginoon. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang siyang nagpahiram sa amin ng buhay. Na inaasahan mo, Panginoong Diyos, na kami po ay magiging mabuting katiwala sa aming mga katawan, na dwelling place ng iyong banal na Espiritu. Kung kaya, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ito, hayaan po ninyo na kung saan ay aming tinatanggap, pinagsisisihan lahat, Panginoon, ng mga bagay-bagay at kaganapan na kung saan ay nadungisan ang katawang pinagkatiwala mo sa amin. Lord Jesus, linisin mo kami at pagindapatin nang kami ay maging karapat-dapat sa inyo, sa inyong harapan, sa inyong kaharian, sa iglesia, sa iyong katawan na kung saan bahagi kami. Lord Jesus, may you continue to bless the whole church, the whole body of yours. Lahat ng inyong mga manggagawa, Panginoon. Lahat po, O Diyos, na mga leader laiko. Bawat kaanib mga pamilya. Mula sa iba't ibang mga local churches, mission churches, fellowship groups, Panginoon, saan man dako sa buong mundong ito. Ano man ang aming Christian denomination, Panginoon, mahalaga, kami ay bahagi ng iyong nag-iisang pangkalahatang katawan, Panginoon. And thank you so much for that privilege and blessing, Panginoon, na inyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Lord Jesus, napakarami na dapat naming ipagpasalamat sa inyo. Katulad na lamang po sa lahat po ng inyong mga pinagaling, Panginoon, mula sa COVID-19 o sa anumang karamdaman, Panginoong Diyos, salamat po ng marami. At salamat din sa inyong mga kinasangkapan. At patuloy sila, Panginoong Diyos, na makararanas ng kagalingan dulot ng inyong pag-ibig at himalang ginawa. Salamat din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary saan man sila naroon. May you continue to bless them, their respective families, and the renewal of their marriage vows, Panginoon. May your love be with them always, and may the respective lives, Panginoon, be the dwelling place of your Holy Spirit. And your will be done sa kanila, Panginoon. Maraming maraming salamat din po, O Diyos, sa mga kapatid namin na kung saan nagse-celebrate ng birthday sa araw na ito. Kapatid na J.D. Guzman ng Balanga City, Bataan, gayon din ang aming Diyos ang kapatid na Rosa Herbie Corpus ng Manila City, gayon yung kapatid na Gold Heart ng Baguio City, Kian Mark Olipek Tangonan ng Socorro Oriental, Mindoro, gayon din ang kapatid na Bengbeng Aquilo Banyares ng Tugigaraw City, Cagayan, kapatid na Leonila Alvarez Morales ng General Cria City, Cavite, gayon din ang kapatid na Brian Dice ng Kabanggan, Zambales, Cavite, Jonathan Tangonan ng Taguig City, Metro Manila, Pastora Sunny Toma Cruz ng Pandibulacan,
Rachel Dangi, Panginoon ng San Fernando City, Pampanga. June Santiago, kaanib ng St. John United Methodist Church, Quezon City. At gayon din ang kapatid na Jan Valdez, Panginoon ng Cabanatuan City, ang Nueva Ecija, Panginoon. At sa lahat ng mga birthday celebrants, Panginoon, saan man sila dako naroon sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang bansa sa buong mundong ito, Panginoon, kasama ang mga sanggol na ipinanganak. May you continue, O Lord Jesus Christ, to bless them all and the family they belong. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay patuloy mo silang dulutan ng marami pang mga years na darating sa kanila na i-celebrate na laging hindi nakakalimot na magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay at kinikilala ka na siyang pinanggagalingan ng bawat blessing na kanilang ine-enjoy, bawat hininga, bawat buhay, Panginoon. Lagi mo silang aalalayan, asamahin sa kanilang mga hanap buhay, sa mga lingkod mo, sa kanilang pagpapastor, at gayon din, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pinagkakaabalahan na kabuhayan, pagpalayan mo sila, na matugunan din ang kanilang mga financial need at gayon din ang kanilang mga espiritual na pangailangan. Dulutan mo sila, Panginoong Diyos, ng kasiyahan. At gayon din, Panginoon, na dulutan mo sila ng kagalakan, Panginoon. Dulutan mo sila lagi ng kapayapaan at gayon din ng pagtitiwala sa inyo. Na tumibay palalo ang kanilang pananampalataya at paglagong espiritual, Panginoon. Lagi-lagi, O Diyos, na Ikaw ang siyang magdulot ng maayos na kalusugan nila, Panginoon. Gayun din ho ang mga sanggol na ipinanganak. May You continue to bless them all. Sa kanilang mga katawan, sa kanilang paglaki, at gayun din na sila po ay makapanampalatay sa inyo. At gayon din, Panginoong Diyos, na sila magkaroon ng bright future sa mga darating na panahon. O aming Ama at aming Diyos, kami rin po ay nakikisa at dumadalangin para po sa isang kaganapan ng 9th founding anniversary kahapon ng Purukilaga, Nueva Ecija, sa ilalim ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference ng Iglesia Bidin sa Pilipinas, Panginoong Diyos. Sa pamumuno ng aming DSE Reverenda Bayani de la Peña at gayon din, Panginoong Diyos, ang Regional Bishop Eliezer Ace Bote. Salamat sa 9th anniversary na ito. Salamat sa inyong pamatnubay sa kanila sa loob ng 9 na taon, Panginoon. Salamat po sa naging ibinunga ng kanilang pagpapagal, ministeryo at misyon. And may You continue to bless them all, lahat ng mga churches, local churches, mission churches, mga paaralan. Gayun din, Panginoon, ang kanilang mga proyekto, mga church workers, babae at lalaki, gayun din ang mga leader laiko. At gayun din po, Panginoong Diyos, ang bawat kaanib at bawat pamilya na bumubuo ng distrito at region na ito, Panginoon. And more years to come for them to celebrate with thanksgiving and rededication of their lives and ministry and mission and the entirety of this district and region, Panginoon. Gayun din, Panginoong Diyos, we are indeed in solidarity also with the celebration of the 9th founding anniversary of Marvelous Faith Methodist Church sa araw na ito, Panginoon, dyan sa bandang Calamba City, Laguna, sa ilalim po ng Rizal, Laguna, Quezon District at ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang church na ito sa kanyang kabuuan sa pamumuno ng kanilang administrative pastor, Reverenda Rodante Bamba, Panginoon. At gayon din ang other workers sa ating kanilang mga laikong leader at mga kaanib, Panginoon, pamilya. Pagpalay mo silang lahat, Panginoon, sa kanilang patuloy na buhay bilang iglesia at sa kanilang mga Bible study, ministries, and all other missions that they are doing, Panginoon.
Even in this time of global pandemic, Panginoon, may you continue to bless this church, ang kanilang workers, ang kanilang mga kaanib at matugunan din ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. At patuloy na mamumunga, Panginoong Diyos, ang kanilang mga ministeryo at pagmimisyang ginagampanan. Palayin mo rin ang distrito na kung saan ay bahagi nito sa pangunguna. Nagbisya pa DSE Joe Vicente at gayon din ang rehiyon nito. Pangunguna naman ng Renewal Bishop Joey Lapitan, Panginoong Diyos, may continue to bless them all, Panginoon, the entirety of this region. Lahat ng mga churches nito, mga eskwelahan at gayon din, Panginoong Diyos, lahat po ng mga iba't ibang mga workers namin, mga leader laiko at mga kaanib, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, nang matugunan ang kanyang mga pangailangan at lalo pong lumago at lumawak, Panginoon, ang ipinagkatiwala mo sa kanila, O Diyos, na ginagampanan sa panahon na ito. O aming Ama at aming Diyos, gayon din po na kung saan ay pinapanalangin po namin ang prayer request ng kapatid na Digonisa Arlene si Kayudong Rodriguez ng Davao City, Mindanao. As of 2:20 kahapon, Panginoong Diyos, ng kanyang sinabi nga, "Good afternoon po, Bishop and Ma'am Jean. Please pray for my granddaughter, Liana Ray Ray R. Sabado, 9 years old po. Palaging biglang nag-seizure po siya. We rush her to the Davao of Doctor's Hospital. Okay naman po ang ibang laboratory test niya today para check siya sa neurologist at kasalukuyan nag-undergo ng EEG test. Please po, Bishop and Manjim, pray for her healing. Thanks po and more power from above. Yes, Lord Jesus Christ, we intercede with this prayer request, O Heavenly Father, na kung saan, Panginoon, ng pinagdadaanan ng granddaughter ng kapatid na ito, O Diyos, Liana Ray Sabado, Panginoon, bilang isang bata, Panginoon, O Diyos, aming Ama, pangunahan mo siya at anuman ang pinag-uugatan ng kanyang bigla na pag-seizure, O Diyos. Sana, Panginoon Diyos, ang batag ito, Panginoon, ay makalagpas sa kanyang pinagdadaanan. We pray, O Heavenly Father, for complete healing and recovery, good health and wellness para sa kanya, Panginoon. And bless the whole family, Panginoong Diyos, upang sa ganun ay matugunan din ang kanilang mga pangailangan. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, sa mga kapatid na kung saan ay dumadaan sa iba't ibang klase ng karamdaman, Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, United States of America na meron pong pinagdadaanan na cancer. Gayun din ang kapatid na Bintor Terdi O'Connor ng Abukay, Bataan na meron din leukemia, nag-undergo ng chemotherapy. Yes, Panginoon, ang kapatid na Rogerine Liaban na meron din breast cancer. At gayun din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Alonso Diary Deterne na nasa pagumutan, Panginoon, dyan sa bandang Palawan, anak ng kapatid na Weng Kiampo. At ganyan, Panginoon Diyos, ang kapatid na Leti Lacandanso ng Barilao, Bulacan. Ang kapatid na Patricia Astibi, Panginoong Diyos, na meron din pong cancer. Len Sinches Mercado, Panginoong Diyos, stage 4 cancer. Bernarda Penor, na may tubig sa baga. Remy Hununan, na nasa home care center ng Quezon City. Florida Estrada Gamoso, ng Quezon Isabela. At gayon din ang kapatid na Richard Estrada Basabica na mababa ang kanyang hemoglobin. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jaime Alsaga ng Malabon City, Panginoon, na stroke, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Iyas June Espiritu Domingo na meron pong ulcerative colitis. Nore Vibat ng Cebu Visayas, Ligaya Alvarez na mayroon tubig sa lungs, Crisanto Estrella sa kanyang mabigat na karamdaman, sila pimula dyan sa bandang Dilalupihan, Bataan, Rosalinda Henner de la Peña at ang kanyang asawa dyan sa Silang Cavite at gayon din, Panginoong Diyos,
ang kapatid ng Dr. Pura Bawan ng Bethel Methodist Church, Dinalupihan Bataan, at gayon din ang kapatid na Simon Andre Lauta na may hika dyan sa Sitaw Kalaukan, at gayon din po Panginoong Diyos ang kapatid na Ruel Luzong Yumol ng BEPS Maribeles Bataan sa kanyang dialysis na pinagdadaanan. Kapatid na Alma Monteverhen at Delion Panginoon ng Olongapo City, Zambales, na merong hika at iba pa, Panginoong Diyos, sa kanyang left breast. At gayon din kapatid na Diana Pilar sa kanyang stomach cancer, Arnold Perdis, na dumaan sa mild stroke na nagdadialysis. At gayon din kapatid na Dr. Paterno San Durani ng Nevada, Texas, kung saan ay nagka-COVID-19. At gayon din kapatid na Merla Sembrano sa kanyang paparating na second operation sa last week of January, Panginoon. At gayon din Panginoong Diyos ang kapatid na Connie Abulgado ng Sitaw Kalaukan for her operation sa kanyang tiyan at bukol, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Dr. Diconis Chita Milian ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang kapatid na Rowena Delit, Panginoon, ng Mataas na Kahoy General Natividad, Nueva Ecija, upang malusaw nga ang bara at bukol sa katawan ng Lagman, at na sumasakit sa kanyang tiyan, gaya din ang Charles Lagman, Panginoon, sa kanyang likod. O aming Ama at aming Diyos, gayon din po ang kapatid na Erlyn Sikayudong Rodriguez ng Davao City for good health. Ang kanyang daughter na Levi Flor Rodriguez, Panginoon, na nagdadialysis mula pa ng 2015. At gayon din ang mga dialysis patients dyan sa Davao City, Gemma Tuan Perla Pingoy. At gayon din o aming Ama ang kapatid na Eduardo Rodrin dyan sa bandang Dinalupihan Bataan, na may tubig din sa kanyang tiyan. Gayon din ang kapatid na Lamberto Jimit Makalintal, na meron siya sa kanyang kalagayan na MC Episema. At gayon din ang kapatid na Milka Alano Rodriguez dyan sa bandang California, United States of America, na may tubig sa kanyang baga, Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, patuloy po namin ay pinapanalangin sila, Panginoong Diyos, na anumang klase ang kanilang karamdaman sa panahon na ito, tulungan mo sila na mapalakas. Tulungan mo sila, Panginoon, na manaig sa kanila ang kapayapaan, ang kasiyahan, at gayon din kapanatagan at kagalakan, Panginoon, at umaasa sila, Panginoong Diyos, sa iyo. Kaya tulungan mo sila, Panginoon, na sila po'y makaranas ng kagalingan at kalakasan, Panginoon, na makaranas sila ng good health and wellness, at matugunan din ang kanilang mga financial needs sa panahon na ito. Tulungan mo at gamitin, Panginoon, ang mga gamot, mga pagkain, mga panalangin namin, at gayon din ang mga tumitingin sa kanila ng mga pagamutan at mga doktor, Panginoong Diyos. Gayon din ho, Panginoon, ang mga total cases ng COVID-19 sa Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon, dalangin din po namin na sila po ay gumaling sa kanilang pinagdadaanan na virus. Complete healing and recovery, good health and wellness, Panginoon. Matugunan din ang kanilang mga financial need, at pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat po ng mga pagamutan, quarantine facilities, at ang mga medical essential frontliners na tumitingin sa kanila, Panginoon Diyos. We look forward for the soonest time of their complete healing and recovery, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, napakarami, Panginoon, na mga prayer requests na kung saan ay pinapanalangin po namin sa inyo, at gayon din, Panginoon, ang prayer requests na kung saan mula pa noong December 28, Panginoong Diyos, diyan sa bandang Cagayan, sa isang isla, ang kapatid na Charlie at Hector Balmes, Panginoon, na mangingisda ay nawawala, hindi pa nakauwi magpanggang sa ngayon. Tulungan mo, Panginoong Diyos, ang mga authorities na humahanap sa kanya ng matagpuan, Panginoon, at sana po ay buhay pa silang dalawa. Pangunahan po at pagpalain kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos, nang sa gayon ay sila po ay huwag mawala ng pag-asa, Panginoon. Tulungan mo sila na sila'y maibsan sa kanilang mga pinagdadaanan, Panginoong Diyos.
sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, gayon din ang mga iba't ibang mga personal na mga kahilingan, family prayer requests ng bawat isa, Panginoon Diyos, pagpalay mo lahat. May you continue to bless the Philippines as a whole, Luzon, Visayas, and Mindanao sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng mga leader, Panginoong Diyos, mula sa presidente hanggang sa barangay, sa bawat pamilya. Patuloy na iingat mo, Panginoon, ang bansang ito mula sa kahirapan, mula sa iba't ibang klase ng problema at gayon din, Panginoon, lalo na po dito sa nangyayaring global pandemic ng COVID-19 at gayon din itong variant na sinasabi, Panginoong Diyos. Dalayan po namin, Panginoon, na ito po ay dumating ang panahon, maagang panahon, Panginoong Diyos, na kung saan ay ito po ay mawawasak na ng tuloy in the mighty name of Jesus Christ. Gayun din, Panginoon, na bless all nations throughout the whole world. Pagpalay mo lahat, Panginoong Diyos, nang sa gayon, Panginoon, ay manaig po ang inyong presensya sa bawat isa. We pray for spiritual revival. Yes, spiritual reawakening para sa lahat ng bansa, para sa lahat ng tao, Panginoon, sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Panginoon, pagpalain mo nang mawala na itong global COVID-19 sa lahat ng bansa, sa buong mundo, Panginoon. We pray, Panginoong Diyos, na kung saan lahat po ng mamamayan at leaders ng bawat bansa ay pagpalain mo at pangunahan. We pray for the continuing reign of your kingdom, with justice and peace, with holiness and righteousness, Panginoong Diyos. And may your will be done, Panginoon, at hindi po ang sa amin. Panginoong Diyos, tinatalaga namin ang aming mga buhay, pamilya, trabaho at lahat, Panginoong Diyos. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, tanggapin ninyo ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama at gayunin ang pagliligtas, pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo at ang patuloy na pakikipisan, tanglaw at paghahari ng Kanyang banal na Espiritu. Suma atin lahat mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord, at ating pong palakpakan po lahat po ng mga pinagaling ng ating Panginoon mula sa karamdaman. Itsura natin ang kanilang mga pamilya at kinabibilangan. Ating pong awitan ng mga kapatid na kung saan ay nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito at church anniversary. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Hulumawig na huwa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagin, laging payapa ang buhay mong angkin. Hulumawig na awa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Hulumawig na awa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Happy church founding sa inyong lahat. Yes,
palakpakan po natin lahat po ng mga birthday celebrants and wedding anniversary celebrants. Itunan naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din shout out at atin pong extend ang ating pagbati sa 9th founding anniversary kahapon ng Porokilangan, Webaysihan ng Anek B in Pilipinas. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gayon din po ang 9th founding anniversary ng Marvelous Faith Methodist Church ng Calamba City, Laguna. Palakpakan natin, itunan natin ang bawat isa sa kanila. Hallelujah, praise the Lord. At may mga kapatid sa ating Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating episode, yes, 328 ng Ride On Ministry, araw po ng Linggo sa ating pananambahan. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Thank you very much, and may the Lord continue to bless you all. Saan kami naroon sa pagkakataon na ito at ating puntong ayan, mga kapatid natin, na kung saan ay nagpaabot po ng kanilang mahalagang mga comments sa pagkakataon na ito. At purihin natin ang Panginoong Diyos, yes. Sama natin ang kapatid na Le Minister Leonardo dyan sa bandang Dubai. Shout out to dyan at God bless Dato Family, of course, your ministry na ginagampanan ninyo. Palakpakan po natin sila dyan at praise the Lord at amen sa Panginoon. God bless Dato Family. Ang kanyang comment sa Bishop, nagpahinga na po si Dr. Peter Son sa Vegas kahapon po, binalita po ni Ching Oksan. Panalangin na lang po lahat nang naiwan niya sa Pinas, lalo na po ang mga scholar niya sa Cebu na naway makapag nasanay karugtong, yes, makapagpatuloy sila ng pag-aaral kahit wala na po si Dr. Paterno San Jurani. Kaya pinaparating natin mula sa Ride On Ministry at sa bawat sumusubaybay nitong Ride On Ministry, pinaparating po natin sa buong pamilya ng mga Jurani dyan sa bandang Nevada ng Texas. O aming ama at aming Diyos, na patuloy po na pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng doktor na ito, Panginoong Diyos, dyan sa bandang Cebu, na sila po'y patuloy na dulutan mo ng kaaliwan, ng kalakasan at pag-asa at biyaya ng gagaling sa inyo, Panginoong Diyos, na inyo pong pawiin ang kanilang mga kalungkutan, Panginoon, at palitan po ninyo ng maibayong kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoong Diyos. Thank you so much, Panginoon, sa living exemplary life and servitude ng aming minamahala Dr. Paterno San Jurani, Panginoong Diyos, at manatiling buhay na alaala at legacy sa bawat kanyang nabiyaan ng kanyang buhay na pamilya, at gayon din sa kanyang mga naging mga clients, Panginoong Diyos, at gayon din sa lahat ng kanyang mga scholars na tinutulungan dyan sa bandang Cebu, Panginoon. Umaasa kami, Panginoong Diyos, that you will continue to uplift them, at pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at aming ipinagkakatiwala, Panginoong Diyos, ang buong katawan, espiritu at kaluluwan ng aming Dr. Paterno San Jurani, Panginoon, sa inyong pag-iingat, pangangalaga at pag-ahari sa kanya dyan sa inyong kaharian. The mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, ang pinatunguhan ng ating kapatid na doktor ay higit na mahalaga, at dyan ay kanyang nakamta ng lubos na kagalingan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang dakong yan na kanyang pinuntaan ay wala na pong karamdaman, wala na hong pagsasakripisyo, kundi i-enjoy niya ang piling ng Panginoon gayon ng kanyang mga angeles. Kaya hallelujah at praise the Lord. At ganti mo lang sa ating kapatid na howdy my dear KMP Asuncion Isguera ng Cebu ng Imus City, Cavite. Shout out to you sa bandang Imus City, Cavite. At God bless Asuncion Isguera family. Palapakan po natin sila. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Thank you very much. At good morning din. Pagpalaing kinang Pinoon, Diyos dyan. Yes, howdy my dear Alma Monteverhen. Kaanib po ng Yes, the Living Hope of Methodist Church in sa bandang Olongapo City ng Sambangas. Shout out with you, at God bless Monteverhen Delion family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At amen at amen sa Panginoon ng kanyang
comment ay napakabuti ng Diyos sa ating lahat, napakabuti ng Diyos sa lahat ng Karide On Ministry at sa lahat ng nakikinig ng message ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos at kung alaman ang napakabuti ng ating Panginoon at kanyang continuation ng kanyang comment ay mapagpalang umaga po Bishop and Ate Jean. Yes, maraming salamat po, mapagpalang buhay din sa inyong lahat dyan. At gaya din ang added comment niya, bukas pa po ang check-up ko sa pulmonologist doctor ko. Naway negative po ang result ko. God bless po, ingat po kayo Bishop and Ate Jean. Thank you very much and may the Lord be with you. And we claim and we declare good result for your check-up. Kaya palapakan natin ang Panginoon, i-claim po natin yan. At yun na sa kapatid na Biron Tanyaga Marquez ng Cavite City, Cavite. Shout out with Jen at Gamblers Marquez Family. Palapakan po natin sila dyan at check natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay Blessed Sunday, mga ka-ride on na ministry family. Thank you very much at gayon pagpalaan kayo ng Diyos dyan. At gini mo lang sa ating kapatid na Tapan Lemisel Leonardo Dato. Added comment, purihin po ang Panginoon sa umagang ito natin siyang sasambahin sa Espiritu at katotohanan, mapagpala at makabuluhang pagsamba sa ating lahat. Magandang umaga po, Bishop and Ate Jean at sa ating lahat na taga-Ride On. Maraming salamat po at purihin natin ang Panginoong Diyos at pagpalain din po kayo lagi ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. At kini mo lang sa ating kapatid na Teresa de Herman dyan sa Bangyo City, Benguet Province. Yes, shout out dyan at God bless Herman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, ingatan kayo ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay Happy Blessed Sunday Morning Bishop and Family. God bless us all with the emoji of prayer. Thank you very much at gayon po sa inyo lahat dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon dahil kayo po iingatan niya sa araw-araw. Yes, added comment from Mr. Leonardo Dato. Bishop, pakisama po sa panalangin sina Jose Leto de Guzman at Jocelyn de Guzman, anniversary ng kasal nila ngayon at birthday din ng panganay nilang anak na si Jairin. Salamat po Bishop, yes, in-extend ng Ride On Ministry sa buong pamilya ng mga de Guzman, sa mag-asawang Jose Leto at Jocelyn sa kanilang napakahalagang wedding anniversary at gayon din sa kanilang birthday ng kanilang minamahal na panganay. Yes, kapatid na Jaren, in the mighty name of Jesus Christ, nakikisa po kami sa celebration ng wedding anniversary ng mag-asawang Jose Leto de Guzman at Jocelyn de Guzman. Panginoong Diyos, salamat po sa kanilang buhay na kung saan ay inyo pong patuloy na iningatan, pinagpapala, Panginoong Diyos, sa araw-araw at sa tuwi-tuwin at maging sa bawat sandali, Panginoong Diyos. Salamat po ng kanilang mga buhay, Panginoon, na meron sila ay kanilang ipinaglilingkod sa iyo. At salamat po, Panginoon Diyos, na kung sa'yo na nakakaranas sila, Panginoon, ng kapayapaan at gayon din ng kagalakan na nagbumula sa inyo, Panginoon, na kasapatan sa kanilang mga buhay at pamilya na kinabibilangan, Panginoong Diyos. Marami pa, Panginoon, na darating na mga wedding anniversary sa kanilang pagkasama nang patuloy nilang maranasan ka ng personal, Panginoong Diyos, nang patuloy na magiging maigting, Panginoong Diyos, ang kanilang pagkasama sa ilalim po ng iyong paghahari, ng iyong pag-ibig at ng iyong grasya, Panginoong Diyos. Lalo mo silang pag-ibayuhin, Panginoon, sa iba't ibang larangan at pagpalain mo, Panginoong Diyos, nang naging bunga ng kanilang pagmamahalan at pag-asama ang kanilang mga anak, Panginoong Diyos, ay patuloy na ingatan, pagpalain, Panginoon, at sila po, Panginoong Diyos, ay patuloy na magiging mabuting mga anak mo, mga Kristiyano, at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga buhay ay maging matagumpay, Panginoong Diyos, at naman ang pangailangan ng buong pamilyang ito ay laging ikaw ang siyang nagkakaloob sa kanila. Yes, Lord, maraming salamat po at marami pang darating na birthday maging sa kanilang anak na si Jaren, Panginoon, na ngayon ay birthday niya, Panginoong Diyos. Umaasa kami na pagpalain mo ang kapatid na ito, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang karir at sa kanyang mga dreams and aspiration, Panginoon. May always be with her, Panginoong Diyos, in her decision making, sa lahat ng kanyang pagganap, sa kanyang mga tungkulin, duties and responsibilities, at gayon, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa iyo, sa kanyang pananampalataya, at gayon, Panginoon, sa kanyang spiritual na pamumuhay na lumalago. Panginoong Diyos, more and more years
na kanyang i-celebrate niya sa kanyang birthday, Panginoon, na punong-puno ng katangumpanyan. At lagi po, Panginoong Diyos, na loobin mo ang bawat isa sa kanila dyan sa pamilya de Guzman ang malusog na pangatawan at pagtatagumpay sa lahat ng panahon. The mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin at greeting sa prayer para po sa buong pamilya de Guzman. Amen at amen sa ating Panginoon. At awitan po natin ang mga kapatid na yan na kung saan nagse-celebrate ng kanilang birthday challenge. At ang mag-asawa mo sa Lito at Jocelyn. Happy birthday, happy wedding anniversary sa inyo, kapatid Joselito de Guzman, Jocelyn de Guzman, at gayon din ang kapatid na Jaren de Guzman. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy wedding anniversary, happy wedding anniversary, happy wedding, happy wedding, happy wedding anniversary. Joselito de Guzman, Jocelyn de Guzman ng Balanga City, Bataan. Happy birthday, Jerwin de Guzman. Hallelujah, praise the Lord. Yes, palakpakan po natin ang birthday celebrant niya sa Jerwin at Gaby ng wedding ng anniversary ng mag-asamang Joselito de Jocelyn de Guzman. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Ano sa palagay mo, Lay Minister Yun Odlado, ang handa ng pamilyang ito ngayon? Hallelujah at praise the Lord. At gindi mo lang sa ating kapatid na our my dear Lydia Briones dyan sa bandang Sampaloc, Manila City, Metro Manila. Kumusta ang buong pamilya mo? Kumusta ang kinalalagyan nyo nga dyan? Kumusta ang resort nyo dyan sa bandang Pangasinan? Shout out with Jan at God bless Briones family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang coming day, isa po po niyo sa prayers, may sakit ang apo ko, si Prince Aliger Malbogsi, yes. Malbogsi, yes. Alger. Yes. Panalain po tayo sa pagkakataon na ito, aming ama at aming Diyos. Nilalapit po namin ang prayer request ng aking kapatid na Lydia Briones. Malbog Panginoong Diyos, umasa kami Panginoon ng kapatid na ito, ang kanyang apo Panginoong Diyos na si Prince Alger Malbogsi Panginoong Diyos. Ay madulutan po Panginoon ng kapanatagan at gayon din ang iyong kaaliwan Panginoong Diyos upang sa ganun Panginoon ay panghawakan ka at gayon din ang kanyang buong pamilya Panginoong Diyos. Kaya dalangin po namin na siya po ay makararanas ng lubos na kagalingan at kalakasan sa kanyang pinagdadaan na nakaramdaman sa kasalukuyan Panginoong Diyos. Huwaming ama't aming Diyos, ibalik po ninyo ang kanyang lakas, ang tibay ng kanyang kalusugan, Panginoong Diyos, at proteksyonan niyo siya sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. At gayon din ang kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos, ng Malbog, at gayon din ang pamilya si Panginoong Diyos, na sila pong lahat ay patuloy mong bigkisin sa pamagitan ng iyong pag-asa, ng iyong pag-ibig, ng iyong pananampalatang idinudulot sa kanila, Panginoong Diyos. Umaasa kami ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat at pagliligtas at pananagumpay, at gayon din ang katugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan at sa lahat po ng kanilang pinagkakabalahan sa araw-araw ay pagpalain mo, maging ang kanilang resort sa Pangasinan at maging ang mga pang iba pang mga businesses na kanilang itinataguyod Panginoong Diyos bilang pamilya at bilang isang foundation Panginoon. Lord Jesus Christ, higit sa lahat sa ngayon, ang complete healing and recovery, good health and wellness para po sa aming kapatid na Prince Alger Malbogsi, marapatin niyo. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, please extend regards kay Prince Alger Malbogsi. Hello, hello, Prince Alger Malbogsi. Yes, may you have a bright future. Yes, how are you, my dear kapatid na Jocelyn de Guzman, ang ating wedding anniversary celebrator dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan. Yes, sila po ay stop ng ating paralan dyan sa Capitol Medis Church. Hallelujah, praise the Lord, at God bless you all dyan. Shout out to you, at God bless the Guzman family. Palakpakan natin
Happy wedding anniversary. Yes, i-give natin ang kanilang buong pamilya sa inyong celebration ng inyong wedding anniversary and more wedding anniversary na inyong pong i-celebrate. Yes, sa kanyang comment ay God bless everyone. Thank you very much at God bless din po sa inyong lahat dyan. Ano po ang handa ninyo kapatid na Jocelyn sa panahon na ito? Yes, enjoy the fullness of your wedded life at gayon din mga blessing ng Panginoon at gayon din enjoy niyo ang ministry na pinagkakatiwala ng Panginoon sa inyo. Yes, how are you my dear Inana ka Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church, Manena, San Luis, Pampanga, Seattle, Virginia at God bless de Leon family of course, your ministry and leadership na ginagampan mo dyan sa church at gayon din sa society. Palapakan po natin sila na dyan at kaligod God bless de Leon family. Yes, at patuloy ka magawaran ng Panginoong Diyos na malusog na pangatawan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Happy Sunday. Yes, happy Sunday. Po Ninong Bishop Lito Kapakungan ng Tangonan. Yes, maraming salamat at gayon bulat sa inyo. At thank you sa emoji of two prayers at gayon nilang emoji of heart na red. Merong tumataginting na rumimat-rimat na talagang stars at gayon din ang violet na nakaluhod na nanalangin at gayon din yung cross. Pangalakpakan natin, hallelujah, praise the Lord. Amen, amen sa ating Panginoon. At gayon din sa pagkabatid na RG Rodlem. Yes. Yes, JC Rodlem. Kapatid na Mel, dyan sa bandang Antipolo City. Rizal, kumusta na sa Outer Region at kumusta rin ang iyong business dyan? Yes, God bless you and your family. Palapakan po natin sila dyan. Hallelujah, God bless you. Stay safe and healthy. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen at amen sa ating Panginoon Diyos at ganyan mo lang sa ating kapatid. How are you my dear Imelda Tolentino dyan sa bandang Beatitude sa Methodist Church ng Orani, Bataan. Shout out to you at God bless Tolentino family at pagpalain kayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Shout out to you at God bless Tolentino family. Stay safe and healthy always. Panalapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay blessed Sunday po, Bishop Lee Tangonan. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan. Yes, mula sa ating kapatid na Norlie Magat dyan sa bandang Bungabong Nueva Ecija. Shout out with dyan. At God bless Magat family. Pakingat kayo, God bless. Palapak ba natin Magat family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay mapagpalang linggo po, Bishop and Ate Jean. God bless po and your family. Salamat po sa Lord sa patnubay, biyaya na pinagkakalob niya sa aming pamilya. Amen. Yes, maraming salamat. Palapakan po natin sa mga pinagkakalob ng Panginoon sa kanilang pamilya at gayon sa bawat din sa ating palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Gayon mo lang sa ating kapatid na how are you my dear Beatrice Ramos? Diyan sa bandang Kabakan ng North Cotabato ng Mindanao. Yes, shout out with Jan sa Kabuan ng Mindanao at God bless Ramos family and of course regards sa iyong pastor sa iyong church na Christian church dyan at gayon din sa lahat po ng mga taga Mindanao. Palakpakan po natin sila lang dyan pakiingat pa kayo pagpalaan ng Panginoong Diyos. Ang kanyang comment, have a blessed Sunday. Thank you very much and likewise to all of you dyan. Yes, mula sa ating kapatid, let me tell you not that to added comment. Yes, ayan, nabasa na natin. Hallelujah, praise the Lord. At gini mula sa ating kapatid na digunin si Erlene C. Kayugong Rodriguez ng Davao City, Mindanao. Shout out to Jen at God bless Kayugong family of course and ministry na ginagampan mo dyan sa church at gayon din sa society. Palapakan po natin sa Lord Jen. Tuloy po kayo na pagkalooban ng Panginoon na kagalingan at gayon din sa iyong anak at gayon din doon sa iyong granddaughter. Yes, ang kanyang comment, have a blessed Sunday everyone. Thank you very much. Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you my dear Nelda Nunan dyan sa bandang United States of America, Tubong, Balanga City, Nueva ng Bataan. Yes, hallelujah, praise the Lord at shout out dyan at pakihan po kayo pagpalay ng Panginoon. Gambas Nunan family, palapakan natin at sabi naman natin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang kanyang comment ay good morning for po sa lahat. A blessed Sunday po sa ating lahat. Thank you very much at gayon din po lahat sa inyo dyan. Good morning at God bless you all. At gayon din lahat po ng mga Pilipinos dyan. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at di mo lang sa ating kapatid na di ko rin sa Merlin Sebastian na nakabase ngayon dyan sa bandang San Juan Fernando City, Pampanga,
At mula dyan sa bungabong Nueva Ecija at gayon din ang kanyang destino dyan sa bandang Kabanatuan na City Mega Church ng M. Pilipinas, Kabanatuan City, Nueva Ecija at gayon din ang ating program director ng M. Pilipinas, Kalinga. Shout out with Jan at God bless Sebastian family and of course, your ministry and leadership pal. Pakaman natin ang chairman natin ang kanyang buong pamilya, yung Sebastian family. Ang kanyang comment ay happy worship day po sa ating lahat. God bless us all. Thank you very much. At ganyan ang kanyang added comment ay ipanalangin po natin na maging matagumpay lahat ng programa ng M. Pilipinas Kalinga. Thanks po. Mabuhay. We did pray and intercede for this prayer request of the Deaconess Bernie Sebastian, Panginoong Diyos, for the success and victory of all the ministries and outreaches and ministries ng M. Pilipinas Kalinga, Panginoong Diyos, na lalo pong Panginoon na mamayagpag at pagpalain mo, Panginoon, ang aming program director din ni Merlin Sebastian at ganyang kabuuan ng Board of Trustees nito sa pangunguna ng Reverend Retired Colonel Chidoro Saklolo, Panginoong Diyos, umaasa kami, Panginoon, na kung saan ito po ay magtatagumpay ang kanyang ginagampanan para sa lipunan at ganyang Panginoong Diyos ang kasalukuyan na panawagan na kung saan ay para po sa bayanihan, sa pagkalinga at gayon din po, Panginoong Diyos, ang another recommendation, Panginoong Diyos, na bayanihan para po sa pagtulong sa mga manggagawa. Yes, bayanihan sa panahon ng pandemya, sa gitna ng pandemya. Hallelujah, praise the Lord, na marapatin mo, Panginoon, na maging matagumpay ito at pagpalain, Panginoon, at gayon din ang mga donors at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga kabahagi ng tagumpay ng gawain na ito, Panginoon, ay magpatuloy na mamayagpag. At gayon din, Panginoong Diyos, na ang pangalan mo ang siyang maitataas lagi. At pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga resipyente ng bawat pinaglilingkod ng ahensyang ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Palakpakan po natin ng M. Pilipinas Kalinga. At gayon din ang kanyang Board of Trustees. At gayon din ang mga leader na ito. Hallelujah, praise the Lord. At inin sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga naman na mabuhay yung lahat sa poder at piling ng ating Panginoon. Yes, maraming salamat po sa inyong mga comments na ipinarating at sa lahat po ng mga magpaparating pa ng mga comments after the live streaming, at salamat din sa lahat po ng inyong presence at gayon din sa inyong mga pag-comments, sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. At please share bawat episode ng Ride On Ministry. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang added commenting ni Merlin Sebastian. Thanks po sa prayer, welcome. At patuloy tayo po ng pagpanalangin sa bawat isang Ride On Ministry. Ay tunay nga naman na kung saan ay patuloy na nangungumusta sa bawat isa. At yung kumusta ang pamilya ninyo, kumusta ang buhay ninyo, kumusta ang kabuhayan ninyo, kumusta ang mga pangangailangan ninyo sa araw-araw, kumusta ninyo, kumusta ang mga pinagkakabalahan, kumusta ang kalusugan ninyo, kumusta ang kapitbahay ninyo, kumusta ang mga anak ninyo, kumusta ang mga magulang. Yes, kumusta mga senior citizens, kumusta po ang lahat po ng mga OFWs sa iba't ibang mga bansa, at kumusta ang inyong mga pamilya, ingatan kayo ng Panginoon sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Yes, ang Ride On Ministry ay patuloy po na nagsasabi na kung saan ay God bless and protect us all always, stay safe and healthy always, be kind to others always, to God be the glory always. And forever in Jesus Christ, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito, at patiin natin ang ating mga kasama din. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din po ang ating pambansang pagbati. Taas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. At gayon din na kung saan ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib tapat ng ating puso. At tayo po yumukos sandali. At tingnan naman natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan na mayroong kasamang napakasarap at napakatamis ng ngiti mula sa ating mga labi nang gagaling sa kibuturan ng ating mga puso. Yes, hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, palapakan natin ang mga kasama natin dyan. At siyempre, palapakan din natin ang ating mga sarili. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, yes, sino pa nga naman ang papalakpak sa ating mga sarili kundi tayo po ng mga sarili natin. Kaya pangalagaan natin, ingatan natin ang ating mga katawan na kung saan ay templo ng banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, na kung saan ay patuloy po natin, na kung saan ay i-observe natin ang health protocols na pinapatupad po sa atin, lalo na sa panahon na ito na mayroon pong panibagong variant.
At i-observe po natin ang mga health protocols riyan as being implemented by IATF ng ating pamahalan. Ganyan sa inyo, sa ibang bansa na kinaroon nyo, i-observe din nyo po ang mga health protocols na yan for our safetyness, for our protection, for good health. Yes, napakahalaga naman at talaga naman na yung ating health ay yan po ay wealth natin, at gayon din na kung saan ay prevention is better than cure. Yes, ang Ride On Ministry sa oras na ito na 12:09 ng katanghaliang tapat ay pansamantalang nagpapaalam po sa atin. Yes, tayo po'y magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado sa ating patuloy na pagtalakay sa ating siniseries sa The Inspiration and Authority of the Scripture. Ay magkita-kita ipuli at gayon din araw ng Linggo alas 10 ng umaga. Nararapat lamang na ngayon ay ating pong ibalik lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, at nawa maging makabuluhan at makatotohanan, at gayon din ang buong linggong ito na ating harapin ay maging matagumpay, mapayapa tayo, maayos, at gayon din na tayo pong lahat ay tunay nga naman na napapanatag. Palapakan natin muli ang ating Panginoong Diyos. Ibalik natin sa Kanyang lahat ng ito ng papuri natin sa Panginoon at gabay po sa bawat isa sa atin. Hallelujah at praise the Lord, at amen sa ating Panginoon. Hallelujah.